Yon. Sarap naman. Anyway, sa tawag nito, mga idol, ito yung start ng ating video about sa latest version ng Pete's Bike, programmable CDI, tapos programmable ECU. So basically, ang gagawin natin ngayon is mag-install muna ako, no? Para makita natin kung ano talaga yung nilalaman. Anyways, ano, pasensya na kayo kasi it's been a month mula nung hindi ako nakapag-vlog kasi medyo nagiging busy tayo ngayon sa shop. May mga builds tayo na pangmalakihan. So, ayan, may natapos tayong sniper na 225cc, tapos may mga ano tayo, under sa ano, rec test. Okay, may mga piyasa tayong nire-rec test ngayon. Anyways, as you can see, ano, meron tayo ditong Pete's Bike for Mio. Ito yung CDI na programmable para sa mga carb type. So, ang gagawin natin dito is magsiset tayo or i-download muna natin or i-install natin muna yung app sa ating laptop. So, ayan, expect po ta ano ha, magiging medyo technical tayo ngayon, pero syempre, technical na masaya. We have to share the blessings that we receive, ika nga. So, ayan. Anyways, be, paon nga ako dito, be, ng ilaw, be, sa likod ko. Yep. Sige. Kasi ano, o nga pala, salamat nga pala sa nagpahiram ng ano, ng GoPro. Medyo high-tech tayo ngayon. Ayan, tingnan nyo. Ayan, nakikita ko yung sarili ko. Wow! High-tech na tayo. Di na tayo gumagamit ng cellphone. Parang takalaw ako sabi ni Mrs. Anyways, ayan, so, nag-ano tayo, no? Nilagay natin yung CD. So, tingnan natin kung ano yung laman. Okay, so, ito yung ano. Makikita natin dyan. Andyan yung ating, yung installer. So, click natin yan. May driver din siyang kasama, mga kaibigan, ha. So, kung ano, kung hindi compatible yung driver, 'di ba? So, kailangan natin install 'yon para sa ating ano, tuning cable. Ayan. So, anyways, may kasama siyang tuning cable. Okay? So, teka, masyado maliwanag. Ayan. So, may kasama siyang tuning cable. Ito. Okay? Just imagine CDI ito. Last time nagsabi ako sa post ko, sa vlogs ko, na meron tayong paparating. Okay? So, one of the reasons kung bakit ako nag-vlog, kung natatandaan nyo yung vlog ko about sa tuning ng CDI, ito yon, ito yung dahilan. Actually, hindi kasi kami sa Pete's Bike tumitira ng ano eh, tumitira ng tawag nito, hindi namin kayang panindigan o kayang patunayan. So, ito, ito yung cable, mga kaibigan, ayan. Tapos, meron, ayan, okay, meron akong, asa na ba yun? Saan ko na ba nilagay? Ito mga tandaan. Okay, so bukod doon, meron siyang kasama na, yun, mode selector. Okay? So, pwede kang pindot-pindot kung anong modes ang ilalabas mo. Okay po? Ayan, o, pogi-pogi, di ba? So, meron ka na ngayon na pwede nga pindutin para makita mo yung face or yung mode set selector na gusto mo. Kasi pwede mo siyang itono ng iba-iba eh. Pwede kang magtono ng pang-araw-araw, pwede kang magtono ng tawag nito pang racing, pwede kang magtono ng height. Kailangan ko munang medyo magpalit ng ano kasi medyo tirik yung akitin ko, yung mga ganun. So, doable siya dito sa CDI natin. Okay? So, ayan. Tingnan natin. Simula na tayo. Na-install ko na ba? Ayan. So, ay, hindi ko pa pala na-click. Next. Ayan. Tapos, I accept. Next ulit. Okay, organization, Pete's Bike. Here you go. Next. Diba, ayan. So, ito mga kaibigan na ginagawa natin. This is more on ano tawag dito. Para sa masa.
Okay. Tayo naman mga Pinoy, hindi naman natin kailangan tawag nito, maging gahaman sa kapwa Pinoy. So we have to really share, hindi lang yung blessing, pati syempre yung mga ideas natin, yung knowledge natin about stuff. So pwede natin gawin yun. Okay, so pag lumabas to, user account control, yes, para tumuloy-tuloy yung kanyang installation. So ayan, teka lang, ayusin ko lighting ko. So, na-install na natin. Yun, lumabas, Pitch Bike Pro. Okay. Ayun. So, akalain mo nga naman yan. Hindi ko yung na-expecto kasi ang nirequest ko, actually, ang nirequest ko konti lang. Okay. So, dito makikita natin ngayon, ang mode selections na available na nakalagay dito, 16. Okay, so may mga options tayo na nakikita ngayon. Okay, kung nakikita nyo may number 1 hanggang dun sa dulo, yan 16 maps ang pwede mong gawin. Okay, now with regards naman sa ignition degree, yan. Okay, etong nasa left side, this is ignition degree, at yung nasa lower part naman ay yung RPM. Okay, so may kinalaman ito dun sa ano, sa tawag dito, sa ginawa natin sa CDI before. Now dito kasi kung mapapansin nyo, no, mayroon nakalagay open, save, okay, save as, yan, read, write, reset, tapos sa connect may switch. So yan ang kanyang laman. Now let's see kung ano po yung kanyang mga features. Okay mga idol, so kumusta kayo mga idol? Ayan, so nag-ano tayo ngayon, nag-install tayo ngayon ng yung bagong Pitch Bike Super CDI. Bale, ito yung Mio na ng kaibigan natin, ano, hiniram muna natin para ma-review natin kung talagang okay yung CDI. So ano ba siya? Ito siya. Okay, Mio Amore. So i-prepare lang natin siya para makapagtono tayo ng maayos. Ito nga pala yung ating Mio is CDI. Ito yung pinaka-latest ng Pitch Bike na kung saan mapoprogram natin yung tawag nito, yung mga CDI. Ngayon, tawag dito, observe natin, ano, kasi ang wiring ng ano ng mga Mio iba-iba. May dalawang klaseng Mio ngayon sa Pilipinas. Ang Pitch Bike CDI, ang gamit niya na para sa Mio yung ganitong klaseng diagram. Okay? So huwag kayong mag-alala kahit anong Mio niyo naman, pwede niyo gamitin ito. Kasi pwede niyo siyang ilipat-lipat. So si Pitch Bike CDI, ang kailangan niya na wiring is orange, black, brown, tapos sa baba, yung nasa kaliwa is blue, white blue, tapos white red. So ito yung pattern niya. Ayan, nilipat-lipat ko lang siya kasi iba tong motor na to, eh. So ayan, para tumugma, nilagay ko siya. Pit pa, hawak naman pit para maano na natin. Ito. Yun, so ito yung bagong CDI ng Pitch Bike. Okay? Ayan yun. Alright. Ayan. Install natin. Kahit yung susi nito. Sige lang. Dali, okay lang. Sige lang. Go ahead. Sige. Ikot-ikot ka lang. Ayan. Huwag mo muna. Ito natin. Sige. Okay. Install natin to. I mean, i-attach natin sa cable. Ayan. Ayan, make sure na okay ha, tapos may lock. Waterproof po ito. Ayan. So, ngayon nakalagay na siya. Subukan muna natin pit panda rin pag on mo. Tingnan mo muna kung aandar. Kasi baka nabaliktad ko yung parcel. Ayan, umandar siya. Alright. So, maandar na yung Mio. Ngayon, titignan natin kung ano yung laman ng map niya.
Kasi yung isa, tinesting ko na din eh. So ngayon, ano nga ba yung advantages nito, no? Explain ko muna sa inyo. Sige, Pete, patayin mo muna, pero i-on mo yung susi. Okay. So, explain ko lang sa inyo yung advantage na meron ngayon yung CDI. By the way, hindi lang Mio meron nito. Ah. Meron nito yung Fury Wave 100, Wave 125i. Tapos meron pang ano pa nga yung meron tayo? XRM. Yung ano, yung bali tatlo to eh. Mio, XRM 125, tapos Raider 150 Reborn or New Breed meron. Sniper 150. Yung sa ano naman, ano yun, ECU yun. Anyways, mga kaibigan, so ayan. Silipin natin ngayon yung sinasabi natin na latest ng Pete's Bike. Okay? So, meron kasi siyang ano eh, meron siyang tawag dito. Meron siyang mga mapping. Ayan. So, unang-una, sa CDI na to, ang gagawin natin dito is actually, ano natin. Ayan, i-on muna natin yung kanyang connection. Pag wala kang makita, make sure na nakasaksak po ito. Okay. Hindi talaga niya marireed yan. Ayan o. Hindi siya nag-read. Anyways, pag nasaksak niyo na po yung ano, yung USB, magpa-prompt naman yan. Lalabas yan dyan yung connection. Ayan. Okay. Tapos on-off na lang ulit. On ba pit yung switch? Ay pa. Okay. Ayan. So close muna natin. Ano, nakalimutan ko kasi kanina. Ayan. So open natin yung ano, yung app. Okay. Tapos i-on natin yung ano. Yun. Nakita nyo yun, yung naging kulay green. Ayan na on. So pag on na siya, ibig sabihin po, nakakonect na siya. Unang step na gagawin nyo is read. Okay, para pumasok ngayon sa laptop nyo yung data. So, sa ano ngayon, sa nakikita nyo ngayon, yung ating mode 1. Okay, yung mode 1, ayan. Meron siyang ganyan na klaseng pattern. So, yan yung kanyang ignition timing. Okay, ang kagandahan dito, pwede natin siyang magalaw sa pagpindot lang, tulak lang ng ganito. Ayan o. Click nyo lang tapos tulak nyo. Pwede nyo na siyang ma-adjust. Or, meron ka pa din option na isa. Pwede din palitan mo yung values na nandyan sa itaas. Yung mga numbers na yan, pwede mong palitan. Okay? So, ayan. Now, ito yung milliseconds dito. Yung charge time. Kung gaano katagal yung charging ng ignition natin. 0.32 milliseconds. Okay? Ayan. So, ngayon, tingnan natin yung bawat laman na meron ito. Okay, sa 1, kung mapapansin nyo, yan, nandyan siya sa may bandang ibaba, ano? Ngayon, sa mode 2, may bahagyang akyat. Okay. Mode 3, ayan, umakyat ulit. Mode 4, umakyat ulit. 5, 6, 7, 8. Ayan. Ito yung 7. Ito yung 8. So, ayan. Ngayon, sa switch kasi, sa mode selector switch, yun lang yung kayang abutin. Meron tayo ng 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ayan. Kung mapapansin nyo, may pagkakaiba. Ano? Pero sa mode selector kasi, ang kaya niya lang is single digit. Ngayon, kung gusto niyo pagganahin yung single digit lang. Ngayon, kung gusto niyo pagganahin yung lampas sa 9. Okay? Sa lampas sa 9. Pwedeng laptop na ang gagamitin niyo sa pagpili ng mode na gagamitin niyo. Okay? So basically kasi sa racing naman ang gagamitin talaga diyan, laptop na. So sa mga ano, sa mga tawag dito sa mga selector switch, ang gagamitin naman dyan yung mga pang-araw-araw lang or mga biglaan. Pero pwede nyo din naman ilagay na yung racing map sa mga pwede kontrolin ng switch. And anyways, mga kaibigan, so ayan po ano, itong ECU, itong CDI po natin, ito ay merong 16 maps na pwedeng
pwedeng-pwede natin siyang magamit sa napakaraming bagay. Sa mga medyo paahon. Ayan, sorry, may aso. Ayan, so bali ang gagawin natin ng mga idol, ngayon nag-test fire na tayo, umubra na, umandar na siya. Ngayon ang customer, pwede natin itong i-tune. Actually, pwede nyo palitan lang yung values dito sa bandang itaas. Ang pinakaiba nito sa lumang CDI ng Mio is nasa pindot lang, wala tayong technology na gaya nito. Kasi nung araw, sa totoo lang, kailangan pa namin na napakalaking pera para magkaroon ng technology na ganito sa mga motor namin, lalo na yung mga race bikes namin dati sa Kawasaki. Ngayon, si Pete's Bike, nagkaroon na tayo ng napakagandang technology na ang kailangan na lang talaga is maging mas maselan yung mekaniko na gagawa ng race bike. Anyways, pwede ito pang araw-araw, okay? So ayan, nakita natin yung mga modes, ano? Pwede siya pang araw-araw, pwede siya pang racing. So ngayon, tulak tayo dun sa ibang ano, sa ibang setting. Dito kung mapapansin yung mga idol, no, meron dito nakalagay na negative triggers. Okay, hindi tayo pwede sa 2 triggers kasi yung mga motor natin is negative trigger. Yung trigger na nakikita nyo dun sa tawag nito, yung trigger na nakikita nyo sa pulsar, eto bali yun yung nagbabasa na yun. Okay po, so parang yung sabihin na natin, sensor din naman siyang maituturing para magbigay ng pulse sa ignition. Okay po, so ngayon, kagandahan pa dito, etong mga motor na to, pwede po natin kalikutin yung RPM limit. So 15,000 kunwari, pwede nyo na siyang baguhin. So ngayon, magte-test run tayo, okay? So dito nga pala din, tawag nito, sa laptop natin makikita, meron na rin tayong RPM gauge. Kung saan, ang isang Mio Sporty po ay walang RPM gauge. Okay po, so Pete, paanda rin natin Pete. Lagay muna natin sa mode 1 para makita lang nila. Sige. Ayan. So kung makikita nyo mga kaibigan, ano, umaandar na yung Mio, wala tayong ano, 'di ba, odometer, RPM gauge. Pero dito, meron siyang RPM gauge. Ayan. So ang kagandahan po nitong CDI ni Pete's Bike ngayon is high-tech na siya, tapos user-friendly. Hindi nyo po kailangan na tawag nito, sobrang daming gastos. Itong unit na to is very affordable for everyone. Sobrang mura. Mas mahal pa po dito yung mga luho natin sa buhay. Okay po. So anyways, mga kaibigan, may itatry ako dito para mapatunayan na gumagana yung ating CDI. So ibababa ko muna yung RPM limit. Tingnan natin ano. Gawin ko lang RPM limit, gawin kong 5,000. Tingnan natin kung gagana. Yun. Tapos huwag nyo kalimutan pindutin yung right para yung data na pinasok nyo is nasa loob na ng CDI. Pete, rev mo nga Pete. Sige, hanggang 5,000 RPM. Okay. Sige, full throttle mo. Ayan. So, yun, hindi na siya tumuloy ng 5,000 RPM. So, working po ito. Yung mga tipong may mga nangihiram na lasinggerong kaibigan, pwede nyong gawin to sa kanila para hindi ma-aksidente sa motor. So, ayan. O, ngayon naman, ibabalik ko naman siya dun sa dati niya naman na RPM, no, which is 15,000. Pero, teka, kaya ba ng makina? Ito kasing motor na hiniram ko, baka masira ako eh, baka mag-abono. Pero, lagay ko muna siya sa 9,000 RPM. Ayan. Tapos, huwag kalimutan yung right para solid. Yun. So, pag naluwad na wala yun, ibig sabihin po, okay na po siya. Pit, parep nga. Yun. Sige, isa pa nga. Napasok ako ng tambucho eh. Sige, isa pa nga. Okay. So nasa 9,000 RPM, kaya naman ng kaya ng motor. Ayan, sparring decks oh. Ayan. Anyways, ayan. So ibig sabihin po, gumagana po yung CDI, yung RPM limit. So wala tayong magiging problema talaga dito sa pyesa na to.
Ayan mga kaibigan, so kung may tanong po kayo, leave nyo lang yung comment. Huwag nyo nakalimutan din mag-subscribe po, ano. So ayan. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa napaka-exe natin na video ngayon about sa bagong Pits Bike Mio Programmable CDI. Dati kailangan nyo ng mga 15,000 to 20,000 para sa technology na to. Pero ngayon, I think sa halagang 2.5 lang ito, available na siya sa market. So ayan mga kaibigan, thank you po sa Pits Bike. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless everyone. Peace. Hoy, kamay kayo. Pit. Next. Yes. Ayan, okay, bye-bye.